Devi chiarlo. Delivers kasi iba yung setup natin, ang ganda ngayon eh. So feeling ko nasa MMK ako eh. But anyway, magandang hapon sa inyo lahat ha. So ngayon pag-uusapan po natin ang mga bagay na dapat mo lang balikan. Di ba may mga gusto tayong balikan sa buhay? Marami tayong gustong balikan. Ito, reminder lang ni Rockstar. Meron kang dapat balikan na apat na bagay. At habang tayo nagkakaedad, dapat naiisip mo to na dapat mo siyang balikan, okay? Pero bago yan, magkape muna tayo mga Rockstars, mga Delivers. And of course, don't forget to visit our TikTok channel. Andun lang po. Sa lahat ng mga nasa TikTok naman na nasa YouTube ko na, thank you so much, okay? Alright, so ganito, announcement muna tayo. Isang announcement lang. If you want to become one of the resellers ng ating beauty products, reveal, you are beautiful. Just reveal. So, ito na po ang ating, pakita ko lang sa inyo, isa sa mga products natin. To, box pa lang yan, ha? Rejuvenating kit. Yan. So, ito yung box natin. Tapos, sample box natin ng meron tayong whip soap and other products. Yan. So, ano lang, pakita ko lang muna sa inyo. Yan. So, pero ito, okay na kami dito. Ni meron na lang kami isang inintay na sa soap packaging, okay? But we are ready. Hintayin nyo ang launching, di ba? Under Rockstar Beauty Corporation. Let's go! Let's go! Okay, so tuloy tayo. Alright, so itong vlog na to para sa mga nagkakaedad. Ito ah, habang nagkakaedad ka, meron kang apat na bagay na dapat balikan, okay? So unang-una, gusto ko munang ikot tayo bago yung apat na yun. I-walkthrough ko lang kayo ah. Maglakbay lang muna tayo. Unang-una, nung bata tayo, meron tayong mga gustong ginagawa. Tama ba? Meron tayong mga gustong ginagawa nung bata tayo. Bisang kahit na napapagalitan tayo, gusto nating gawin, di ba? Gusto nating maglaro, gusto nating kumanta, gusto nating sumama sa ibang tao. Meron tayong gustong laruin, meron tayong gustong pumunta ng lugar. Di ba meron tayong mga desire, meron tayong mga ikinaliligaya, bata pa lang tayo. Okay? Tama ba? Agree tayo? Naalala ko nung bata ako, gustong-gusto ko, nung bata kasi ako, dami ko rin gusto. Alam nyo ba, nangarap ako maging katulong. Kasi nga, sa bahay, para lagi akong pinagtatrabaho eh, tapos may kapitbahay kami na naglalaba. Nakikilaba-laba ako sa gilid. Pero gusto ko na maging engineer that time, maging, hindi ko alam, basta engineer, pero that time kasi masikat yun eh. So, ganun may mga gusto tayo, di ba? Pero ito, second point ko. Diba? Una, meron tayong mga gustong gawin. Pero ito, second point. Alam nyo, habang lumalakad yung panahon, meron tayong diba? Naiiwanan yung gusto natin. Tama ba? Nalilimutan mo na yung gusto mong gawin. Bakit? Kasi meron tayong mga hinahabol na iba. Misan yung hinahabol na yon, ayaw mo naman eh. Kaya lang yung mga influences sa kapaligiran natin, paligid natin, pinupush tayo para habulin yon. Alright? So parang pang may magnet sila na dito ka, inilalayo ka dito sa gusto mo. Pinupunta ka dun sa opposite side. Na minsan, more often than not, hindi mo naman din yung gusto. Okay? Meron lang talagang nagtutulak na pwersa. Okay? So sino ba yung sinusundan natin? Papunta, palayo, mula dun sa gusto natin, di ba? Nagpupunta tayo dito sa mga bagay na to. O, eto po siya, habang tayo magkape tayo sa kainitan. Ina-ice pa lang kasi namin tong area namin. This is our business center. So yan, mga bukas ma-ice na to, sir. Salamat sa ating business partner. Sir Harold, thank you so much, ha. Alright, so eto yung mga inahabol natin. Okay? Kapalit ng talagang gusto natin. Okay? May mga inahabol tayo, pinapalitan natin yung gusto natin talaga. Alright? So di ba misan, kaya tayo nawawala doon sa gusto natin kasi may nahabol ka ng ibang tao, may natmeet kang ibang tao, meron ka biglang parang nabulag ka na gusto mo yung tao na yon, hinabol mo siya, alright? Iniwan mo yung gusto mo, okay? Pangalawa naman, kaligayahan. So tingin mo parang magiging maligaya ka dyan, di ba? Parang misan, di ba, nadideceive tayo, kala natin, pag nakuha ko to, liligaya ako. Or maybe, liligaya ka nga, di ba? Kaligayahan, bagong kaligayahan. When you meet new happiness, misan niiwan namin yung dati mong happiness eh, di ba? So tumatakbo tayo palayo sa dati, alright? Ano pa po? Pera, di ba? Iniwan mo yung gusto mo, kapalit ng perang hinahabol mo. Hinahabol natin ang pera. Ano pa po? Hinahabol natin ang success. Diba? Gusto natin magintay niya, gusto natin maging matagumpay, gusto natin tayong unang nagkaroon ng ganito, unang nakatapak sa ganitong lugar, unang nakabili na ganitong kotse in our town. Alright? So, ano pa? Mga pangarap natin, mga
pang gusto mong maging, gusto mong magkaroon, 'di ba? Mga possessions na gusto mo, mga assets na gusto mo, inahabol natin 'yan. And even place, 'di ba? Marami tayong inahabol. Okay? Kaya there will become a point or there is a point in our life na nalilimutan mo 'yung talagang gusto natin. All right? So, ganito. And number 4, dahil may inahabol tayo, hindi mo namamalayan, kapatid, ito na 'yung nangyayari. Naiiwanan mo na 'yung mga important elements of life. So, ganito po ah, ituloy natin. So, dahil na meron kang iniwan, so kahit na mapasayo 'yung mga bagay na pinuntahan mo kanina, 'yung mga in-explain ko, 'di ba parang kulang, may emptiness pa din, 'di ba? Parang hindi ka complete, 'di ba? Kaya nga may mga tao kahit may pera, malungkot. 'Di ba nakakita ka na bang maraming pera, malungkot? O napunta sa ibang bansa pero gusto niya rin bumalik dito kasi gusto niya talaga sa Pilipinas. Or merong mga mayaman, nagkamit ng ganito, merong mga nagkaroon ng kotse, bahay, lupa, pero hindi po masaya. Alright? So, balik tayo. Kaya habang tayo po ay nagkakaedad, kung ikaw ay 40, 50, try mong balikan tong apat na bagay o tao na to. Alright? So, simulan natin. Ano ba yung mga dapat nating balikan para alam mo yung matapos yung lifetime natin na masaya tayo. Di ba? Ayun yung importante sa buhay. Alam mo kapag nagkakaedad ka, yun na lang niisip mo. Hindi ko alam if I have the same feeling with you. Pero isa yun sa mga priorities ko po ngayon. Okay? So, unang-una, balikan mo your passion. Yung gusto mong gawin nung araw. Nung araw, di ba, kumakanta ka, nagigitara ka, walis lang eh. Di ba? Tapos ang mic mo, suklay lang. Tama ba? Sino mo naka-experience ka nun, no, JB? Di ba? Yung drums mo, drum na ano, igib, yung pang-igib na galon, no? O mayaman ka na, meron kang gano'n. Di ba gano'n dati? Gano'n yung, balikan mo yun. Gusto mo kumanta? Gusto mo sumayaw? Mag-acting? Go back to that. Di ba? Hindi naman ibig sabihin, kailangan kumita ka dyan. Hindi na, siguro naman 40, 50. Meron kang mga gustong gawin na hindi ka mababayaran, pero masaya ka. Di ba? So, let's go back to that. Isipin mo uli ngayon. Mag-pray ka, tapos you have a reflection. Ano nga yung gusto kong gawin ng bata ako? Pag naglalaro-laruan, di ba? Uso yung bahay-bahayan ng araw. Inabot nyo ba yon? Inabot nyo yun? Bahay-bahayan, di ba? Tapos, kunwari, ikaw si ganito. Tapos may program, mga ganito. Ikaw nagsasayaw, may costume. Ewan ko ah. Baka ko lang may ganyan childhood. Meron ba? Type nyo sa baba. Okay, balikan mo yon kapatid. Alright? Para, ano mo, yung kunin man tayo ni Lord. Well, nagawa yung gusto ko, di ba? I made it. Di ba? Alright? So, pangalawa na dapat nating balikan, kapatid, dahil naiwan mo to, in the pursuit of that one thing, the goal, the dreams that you want to achieve, nalimutan mo once in your life, kaya kailangan mong balikan, your family. Di ba? Baka meron kang naiwang asawa, kapatid, nag-abroad ka, nagpakasaya ka dyan, di ba? Asawa mo, iniwan mo, balikan mo na, di ba? Pero masaya ka, masaya siya. Yung mga anak mo na inabandon mo, balikan mo. Yung nanay mo na kinalimutan mo, tatay mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, nagpunta ka dyan sa malayo, balikan mo na. Diba? It's time to go back to your family. Reconnect to your family. Reunite to your family, kapatid. In the end, kasi alam mo, in the end, sa gusto mo, babalik ka sa probinsya nyo, doon ka kasi ililibing eh. Di ba? Dok, napaka-weird naman na ano mo. Na di ba doon tayo babalik pag nagkasakit ka, saan ka? Di ba inuwi ka sa Pilipinas? Pag nagkasakit ka, di ba nasa city ka ngayon, saan kayo uuwi? Di ba sa probinsya? Doon sa family mo. So, pag malakas kami magawa ka, go back to your family. Hindi ko alam kung sinong membro ng pamilya mo ang kinalimutan mo, kapatid. Iniwanan mo dahil gusto mo yung pangarap mo na yan. Wala namang masama. Siguro naman, habang nagkakaedad ka, na-achieve mo na yan, edi balikan mo na. Alright? And number 3, ba't tayo magkape po? Number 3 na dapat mong balikan, eto napakalaga nito mga kapatid, your ministry. Baka nung high school ka o college ka, meron kang gustong gawin, di ba? Or meron kang ginagawa sa church. Maybe nagba-Bible study ka, di ba? Tagalinis ka ng church, member ka ng choir, and madami. May mga nagtuturo ka sa Sunday school, tuturo ka sa mga bata, nagbi-visitation ka, leader ka ng visitation team, or kahit na saan tayo, anong religion natin, di ba may ginagawa tayo sa church? And dumating yung isang araw, medyo inabot natin pangarap natin. Nalimutan mo na 10 years yung ministry mo, 20 years yung ministry mo. Ba't di mo balikan? Alam mo, we cannot run away from that calling na gusto ni Lord na gawin mo. Alam mo, ito lang Sunday, may baptism kami. Nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na magkaroon ng lunch kay Pastor. Si Pastor po, siya po yung tumulong sa akin talaga makapag-aaral ako ng college plus my family. Pero siya yung nag-initiate talaga. Nung third year high school ako, feel ko talaga I want to go to Bible school sa seminary. Kaya lang naisip ko rin, lumalaban na isipan ko,
kailangan kong magkatrabaho kasi hindi kami kayamanan, mahirap lang kami. Then ganoon, then there was a point na siguro ano na ako noon, mga ilang years, nagpunta na ako sa Bible school sa Cavite, pero nandun na, enroll na ako, may trabaho na rin ako, pero natakot ako, parang sabi ko, kaya ko ba to mag full time sa ministry? Pero alam nyo, yung tinatakasan ko na yan, nakipag-usap ako kay Pastor Sunday, sabi ko, Pastor, parang gusto ko pong mag-enroll sa Bible school kahit online lang. Yun ang gusto kong balikan. Gusto kong balikan yung ministry ko. Nagtuturo ako sa mga youth, sa mga young people. Nagtuturo ako sa mga young adults. Nagdidirect ako ng Sunday school namin. Nagdidirect ako ng DVBS. And yun, I want to go back. You can do the same. Baka meron kang kinalimutan ministry. Di ba, minsan di ka rin makali dyan. Kasi alam mo, meron kang iniwanang pinapagawa si Lord sa'yo. Why don't you go back to that? Alright? And last, na dapat nating balikan habang tayo nagkakaedad. Yung balikan mo, yung taong mahal mo. Hindi naman jowa eh. Hindi naman, or maybe, baka meron kang mahal na naghintay sa'yo. Kapatid, iniwan mo dito, nagsumpaan kayo, tapos ikaw umalis, nagmahal ng iba, siya naghihintay pa rin. Baka mahal mo pa rin, balikan mo na. Di ba may mga ganun sa movie? Alam nyo, misan ganito mga kapatid, kapi tayo. Yung napapanood natin sa movie, akala nyo, pelikula lang, pero nangyayari yun. Baka may naghihintay sa'yo, pinangakuan mo kapatid at mahal mo pa rin, balikan mo na, di ba? Or maybe hindi naman talagang love ng ganon, pero yung friendship, kaibigan mo, balikan mo, di ba? Yung mga taong minahal mo noon na gusto mong makasama sa happiness, makasama sa pagpaplano uli sa last chapter ng buhay natin, why don't you go back to them? Di ba? Alam nyo, nung ano lang, kailan lang ba, ako, bumalik ako sa mga old friends ko eh. Binalikan ko sila. When I resigned, almost 2 years na. After ko mag-resign, bumalik talaga ako sa kanila. So, yung isa, sinundo ko pa sa Manila. Tapos, nagkaroon kami ng fellowship. Nagkaroon kami ng, ano lang, masaya lang. Masayang balikan yung mga taong. Una, gusto mo talaga, komportable ka, di ba? Nakilala ka mula nung college ka. Hanggang ngayon, they know you from top to bottom, di ba? Komportable ka sa kanilang magkwento, mag-suggest ng mga ganito, di ba? You go back to those, to that people or to those group of people, alright? Okay? So, Gilivers, kung meron ka pang naisip na dapat balikan, pwede mong idagdag sa baba, mag-comment ka. Pero ang suggestion ni Rockstar, you go back to these 4 things kasi yan ang magiging dahilan para mabuo ang pagkatao natin. Unless you do that, parang merong kulang sa puso mo, parang may kulang sa buhay mo, para wala tayong regrets. Pagka nagpaalam na tayo sa mundong ibabaw, wala kang sasabihin na sana ganito, sana pinuntahan ko siya, sana minahal ko siya, sana ginawa ko to. Walang ganon kasi nagawa mo siya hanggang may time pa. Okay? Balikan ang mga dapat balikan. Alright? Maraming salamat and please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula natin buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe.